Yes, yung una, nais natin magpasalamat sa buhay at hininga na bigay sa atin ng may likha. Magandang umaga po at magandang araw po sa inyong lahat, mga kasimbahan, kakawani, kaempleyado, kapuso, kapatid, kapamilya. Muli ay papailang lang po ako sa ere upang bumasa ng isang tula. Isang tula na nagawa ko noong Abril 20. 1920. Ito po yung aking tula. Ang pamagat niya ay Puyos ng Kamao, Puyos ng Damdamin. Sa una, akala natin isang simpleng kamay lang na pwedeng gamitin kung saan-saan mo gusto. Ngunit wala naman siyang magawa kahit hiyang-hiya siya na pinapasok at pinangkakalikot lamang kung saan-saan. Saan na nga siya nakarating? Kahit ayaw niya, nais ba niya na maging isang nilikhang makabuluhan o panggamit pangkalikot lamang na magagamit ng malikhaing kaisipan? Ngunit kamay nga lang ba siya na sunod-sunuran o baka naman may damdamin din siyang tulad natin? Papailalim lang ba siya sa isang lakas ng katawan at isip na ang damdamin ay kumokontrol sa kanyang bawat kilos at galaw? Di mo nga alam na kung gusto nga ng bawat kalingkingan mo na magkakaugnay at nagkakaisa sila, baka naman ang isa ay gusto at ang isa ay ayaw. Baka naman tamad, pagod at manhid na sila sa nangyayari sa kanila. Tulad na nga ba sila sa paralitikong politiko na wala nang pakinabang sa bayan? Sabi nga nila, ang kamay na tikom, kamay na nakakamao, nagpapahayag ng kanyang mainit at ngit-ngit na damdamin. Marahil sa nararanasan o baka naman nakatikom lang na tulad ng bibig na tikom magsalita. O baka tulad ng mata na piring sa nakikita. Na kung gumalaw ay takot na, may mangyari kahit may malayang pagkapahayag ng damdamin. Kayo na hindi kumikilos, kayo na hindi na makapagsalita, kayo na bulag, kayo na tipi, kayo na bingi. Kahit nasa harapan na ang banta sa buhay, kahit nakikita na ang hindi gumagawa ng mabuti sa kapwa, lalo't sa panahon ng malaganap ang epidemya ng COVID-19. Marami na ang namatay na parang manhid at imbalidong tagamasid lamang at tagapanood nang nagsasamantala sa paggamit ng lakas at kapangyarihan. Kailan mo ba gagamitin ang likha sa iyo para sa kabutihan? Magpapatuloy ka ba sa pagkupit at pagtatago para sa sarili lamang, pamilya, kamag-anak? Na kahit ang karamihan ay wala, kahit labis na nakaimbak sa iyong bodega at kamalig, gamit ang iyong makasalanang kaisipan at kamay sa pagkamkam ng kabanyaman ng bayan. Di ka man lang makaangal kahit ikaw ay hirap sa krisis, sa dinadaanan, kailan mo ba gagamitin ang bigay sa iyo kahit niyuyurakan na ang iyong pagkatao at dignidad? Mananatili ka ba na bukas palad na lalamya-lamya at pipilantik-pilantik ang dekolor mong kamay? Kakapit ka sa patalim kahit na malagay sa bingit ng buhay kung sa iyong prinsipyo mananaig ang tapang upang tumugon sa hamon ng solusyon. Kung ikaw ay nasa kritikal na lagay, lalaban kang may respeto sa sarili, damdamin at isip para sa sarili at mahal sa bayan. Di mo kayang pigilan ang simbolo ng damdamin kung ito ay para sa kabutihan ng nakararami, para sa mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan. Ang damdaming nagpupuyos ang magtutulak sa iyo sa isang laban para sa pagbabago. Kailangan pa ba na muling itaas ang kamaong galit upang ikaw o damdamin at katawan ay makisama at makiugnay sa mga galit ng kalingkingan upang matamang mapaglingkuran ang mamamayan
at bayang inapi ng sakim na dambuhalang dayuhan sa kayamanan at kapangyarihan. Kung ito na lamang ang tangi at huling paraan upang ipakita ang tunay mong katangian at katauhan, itataya ang buhay sa kasalukuyang giyera sa COVID-19 at dumalaganap na korupsyon sa bayan. Tatangan kang mahigpit sa nagpupuyos mong mithiin at adikain. Ang nagpupuyos mong damdamin ay aalingaungaw na tila isang malaking kampanelya na maririnig sa buong daigdig. Ikaw ay kikilalanin ng iyong mamamayan at bayan, maging ng iyong mga mahal sa buhay, dahil hindi ka naduwag na ipinakita ang sarili at nagpahayag ng tunay na damdamin sa pagtaas ng iyong kamao. Nagpapakita ng pagpupuyos laban sa damdamin, makabayan at maging makamamamayan at bayan, upang kamtin ang isang bayang payapa at malaya, tunay na darating ang liwayway na buhay at bukang liwayway ng pag-asa at pagtatagumpay laban sa kasalukuyang hamon ng panahon. Ito po ay original na tula ni Kasam. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa aking mga tula, awit at gawaing pambahay at gawaing pang-may asawa. Muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking Samuel Santiago channel sa YouTube. Click subscribe and then palawakin at higit pa nating saklawin ang ibang mga tao upang masigit pa silang magbukas ng kanilang consciousness and ng kanilang paggamit ng five senses o yung five common senses upang maramdaman ng mga tao na may mga katulad natin na hindi lamang nanonood, nakikinig, kundi nakikisangkot at nakikilahok sa lipunan at bayan. Kaya marami pong salamat sa inyong pakikinig. Mabuhay po kayong lahat.